B.O.1 Chito Lim, B.O.1 Bonito Reyes, B.O.1 Anita David. Magtatatlong taon na kayong Police Officer 1. At ngayon mapopromote na kayo bilang Police Officer 2. Pwede na kayong bigyan ng bagong assignment. I will meet with you tomorrow. Morning po, ma'am. Saan po sadya natin? Sige, tuloy. Sir! You're late, P1 David. Sir, kasi ko... Pero kahit late ka, natanda mo sinabi ko sa'yo to come as a non-uniform personnel. Samantala itong dalawang to, hindi makasunod sa instructions ko. Dahil hindi nila gusto ang bago nilang assignments. General Torres, sir, with all due respect, ang alam ho kasi namin, sa intel operation, sa liaison and training section po kami matotoka. From there, pupunta na po kami sa counterintelligence and security. Sir, permission to talk, sir! Permission granted, P1 Lim. Sir, tapos po, malalaman na lang namin, ibinabato na lang kami sa intelligence research section. Research! Sir, we want to do much more. Sir, we can do so much more, sir! Ikaw, P1 David, may reklamo ka rin? Again, sir, with all due respect, babae po kasi siya. And sir, okay lang po sa mga babae yung ganun trabaho. Mas magaan sa kanila dahil research lang po yung gagawin nila, sir. Excuse me, kabababa lang sa pwesto ng kauna-unahang babaeng presidente ng bansa natin. No ifs and buts about this. Yes, sir. I'm assigning the three of you sa isang fact-finding committee na mag-iimbestiga tungkol sa anomalya sa purchasing sa combat clothing and individual equipment o CCIE. Hindi birong halaga ang pinag-uusapan dito. I'm pinning my hopes the three of you. Nagkakaintindihan ba tayo? Sir! Sir! Yes, sir! Sir! Nagbunga na naman yung pagsipsip ni Anita. Brad, hindi niya niyaya si General Torres. Si Sir mismo yung lumapit. May crush ka ba kay Anita, ha? Pinagtatanggol mo pa eh. Gigil na gigil ka. Baka ikaw yung may crush. Hindi ako gigil sa taong yan. At sa kahit kaninong tao, ha? Gigil ako dito. Dito. Brad, ang ganda na ng training natin eh. Tapos mauuwi lang tayo dito sa small time investigation, ha? Tungkol sa combat clothing at individual equipment, ha? Brad, this is unfair. Unfair na kung unfair. Pero easy ka lang. Nakating sa atin si General Torres, oh. Huwag mo ipagampasan yung folder. Sir. Come in. Brad, hindi naman pwedeng si Anita lang ang may progress report kay General Torres. Dapat tayo rin. Natatanda mo ba lahat na sinabi ko sa'yo? Ulitin mo. Ito ang mga originals ng mga disbursement vouchers sa mga cash advance. 15 all in all. Ito naman, return checks and cash sa Land Bank of the Philippines. 250 pieces. Ito naman ang certifications ng mga clothing requirements. Firmado ng mga heads ng iba-ibang commands at units under the main regional command. Excuse me. And lastly,
PNP personal payroll. Pirmado ng mga command heads. Approved, payable, at certified. Ang bawat payees sa mga payroll na yan ay nabayaran ng 11,270 pesos worth ng combat clothing and individual equipment for the third quarter of the year. Excuse me? Magkasama kami tatlo sa team. 11,270 pesos? Yun lang? Why all the fuss? 20 million ang pinag-uusapan natin dito. Kasasabi lang, oh, 11,270. Ang ibinayad sa bawat payee na nasa payroll na ito. Hindi nyo ba alam kung gaano karaming payee ang narito? Dami nga nito. 20 million. Tapos ano? Ay, imbestigahin? Solidad. Kompleto ang mga papeles, pati pirma ng mga payees. Pero ang duda ko, pareho tayong accountant, Lourdes. Sa sitwasyong ito, sa'yo unang bumabagsak ang mga liquidating documents. Original DVs, signed certifications, signed PNP personal payrolls, etc. At ako ang mag-audit. Alam nating pareho na hindi ito basta-basta mare-resolve ng mga duda mo. Brad, dito ka. Chito. Basta. Excuse me, ladies room lang ako. Okay, sige. Sigurado, crush mo siya, no? Bakit ba lagi mong ginigit yung crush-crush na yan? Baka naman, Brad, ikaw yung may crush sa kanya. O, sabihin na natin hindi mo siya crush. Pero kumukuha ka sa kanang impormasyon, tapos ano, ikaw ang kukuha ng credit. Tama. Brad, aminin ko. Una, yun talaga yung bahala ko. Pero Brad, nagulat ako sa mga detalye na lang. Dalawang ASA. Advice of Sub-Allotments. Totaling 20 million ang inisyo ng PNP ODC. Office of the Directorate for Comptrollership. Para sa CCIE. Combat Clothing Individual Equipment, alam ko na yun. Nang ilang regional command sa Hilagang Luzon. At lahat ng ASA na ito ay pinadala sa PNP Chief of Police ni ODC Director Anselmo Suarez. At pinirmahan ni Police Superintendent Edgardo Peralta. Chief of the Fiscal Division, Budget and Fiscal Services of the PNP ODC, and then deposited to the Regional Command Land Bank accounts. From there, Chief Inspector Sergio Regino, Regional Command Assistant Director for Comptrollership, directed the preparation for cash advances 20 million in the form of 15 DBs. P1 Lim, what is a DB? Sir, disbursement voucher po. P1 Lim, kabisado ng mga kasama mo mga datos. Nasaan ka? Sir, habol ako, sir. P1 Lim, when we last met, nasabi mo sa akin, you can do more. Prove it! Sir, yes, sir. Okay. We will resume after lunch. Yes, sir. Yes, sir. And P1 Lim, I don't like you looking so obviously as a police officer. Please. Anita, baka pwede mo naman ako. Oo, tutulungan kita. Hindi pa tayo maaaring mag-relax, Bonito. Marami pa tayong hindi alam. Halimbawa, matapos maaprubahan lahat ng disbursement vouchers, kanino lahat in-issue? Kay Police Chief Inspector Noel Vargas, Regional Command Disbursing Officer.
Ito ngayon ang tanong ko. Bakit si Vargas ang loan payee at claimant? Iba na. Iba. Morning, sir. Saan po sadya natin? Sige, tuloy. Pagka-approve po nila ng disbursement vouchers, nag-issue po si Regional Command Finance Officer Jeremiah Antonius ng 250 land bank checks. Simula August 11 hanggang August 22 po, 1992. Iba't iba po yung amount ng pera. Meron pong 50,000, meron pong 100,000. Suma total po, most probably mga 20 million pesos po. Nakapirma din po doon si Chief Inspector Regino, Chief Inspector Antonio sa ting 50,000 na cheque po. At naulit po ang pagpirma ni Chief Inspector Antonio na nadagdag po ang pirma ni Regional Director Fernando Lagos sa ting 100,000 na cheque po. Continue po, Juan Lim. Pero may problema po, sir. Iisa lang po ang payee. At yun po si Chief Inspector Noel Vargas. Sa kanya napunta lahat yung 20 million na yun? No, sir. Ibinigay ni Chief Inspector Vargas ang total encashment kay Chief Inspector Regino. Habang kaharap po si Finance Officer Chief Inspector Antonio. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpili sa aking intelligence gathering fact-finding team. Hindi nga nagkamali si General Torres sa pagpili sa inyo. Pero paano naman kung kayo ang nagkamali sa pagpresinta na ebidensya? Kanino? Yan, dyan, sa babae na yan. Maayos ang pagbibigay ni Lourdes sa inyo ng mga liquidating kesyo-kesyo, requirements, certifications, na pirmado ng mga heads at iba't ibang mga regional heads at units, pati ng mga personal payroll na approved payable na certified pa. So, investigahan nyo. Auditor ako. Ang trabaho ko lang, siguraduhin tama ang ginawa ng accountant. Sa kantin. Huwag tayo rito. Baka may makasita sa atin dito. Wala na sila. Nag-uwian na. Nakakasampung kape na nga ako yun. Pati digay ko lasang kape na. Paano naman? Wala tayong tinapay man lang. Chief? Nax. Chief na yung tawagan ah. Anong meron? Ba siyempre. Chief ko na. Crush ko pa. Aba. Teka, Brad. Baka nakakalimutan mo. Ako yung unang nagka-crush sa kanya. Ako! Oh! Kaso hindi umi-effect eh. Sa'yo siguro hindi. Pero sa akin, oo. Lagi ka namang oo. Ako nga. Hindi, ako yung crush niya. Ako. Alam ko na. Matagal lang ako. Alam ko na. Alam mo na kung gusto mo? Alam mo na kung sinong gusto mo sa amin? Huh? 7 regional commands at unit heads ang pumirma ng clothing requirements at certifications. Pati na rin ang PNP personal payroll. Mula sa Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga Apayao. Basta lahat mula sa Norte. Pero, teka. Bakit iba-iba yung pirma nila? Hindi ko alam. Pati yung sa Kalinga Apayao clothing, hindi rin tugma yung pirma eh, sa payroll. Etcetera. Okay. Ngayon tayo magkape ulit. Mahaba-habang pagkukumpara ng pirma itong gagawin natin. May pakpak ang balita. May tingan lupa. Tara. Ito, kailangan mo.
Ready? Clear. Okay. Check. Clear. Good, bro. Check, okay. And then, next. Oh. Uy! Buddy, ba't nandito pa kayo? May tinatapos lang, pero mauna na rin kami. Oh, okay, okay. Sige. Sige. Sige, buddy. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Clear. Okay. Lock mo na. Morning. Good morning. Okay, sige. Thank you. Morning, sir. Okay, sige. Tuloy. Morning. Sa tagal ko na sa serbisyo, sa tingin yung gagawin ko to, hindi ko perma ito. Ito ang perma ko. Kumpara, yan sa dokumentong hawak mo. Hindi pareho. Tingnan mo! Tingnan mo! Sir, pero may perma niyo po. Paano ko naman naging perma to? Na wala nga kami tinanggap na kahit isang pirasong combat clothing. O isang pirasong individual equipment. Maski paperclip lang. O na! Can you imagine, sir? Puro peke. Puro fictitious sa mga submitted liquidating documents. Pati na yung mga clothing requirements at certifications. Ito. Ito pa yung mga to. Ano na nga ba yung mga yun? Eh, aba, ewan ko sa'yo. Di ba ikaw ang magaling na auditor? Nagawa ko ng maayos ang trabaho ko dahil maganda ang latag ng accounting mo. At sir, peke rin po pala yung mga pirma dun sa PNP personal payroll. And supposed to be, pati dun sa mga pirma dun sa regional commands at unit heads. Oh, kayong tatlo, bakit tulugulugo kayo? I expect you to come in, ha? Naka-uniform, eh. Taas na, oh. Dahil itong assignment na to, na nung una'y ayaw niyong tanggapin, eh nagawa niyo beyond expectations. Chief, ikaw na magsabi, sir. Yes, Chief. Sir, mataas kasi ang expectations namin nung pumasok kami sa PNP. Tapos, may mga gumagawa pala ng malasado. Meron ding korupsyon. Ito lagi yung tatandaan. Evil will triumph when good people do nothing. Huwag tayong susuko kapag alam natin na pwede. Iwaksin natin ang mga mali at dumuon tayo lagi sa tama. Oh, kayo malungkot. Yun lang nalungkot na kayo. Oh, sige, tama na yan. Ililibre ko kayo ng lunch. Pero bago yon, dadaan muna tayo sa Sandigang Bayan. Ha? Kasi, hindi nyo ba alam, kayo nagrekomenda to file criminal charges labang kala Chief Inspector Vargas, Finance Officer Chief Inspector Antonio, and Chief Inspector Sergio Regino. Naghain ng PMP ng amended information for violation of Section 3E ng RA 3019 laban sa lahat ng police personnel na tinukoy na kasama sa procurement ng fraudulent CCIE purchase. Guys? Sir. Sir. Ano ang CCIE? Combat Clothing and Individual Equipment, sir! Sabi nga nila, may pakpak ang balita. Yes, sir! Yes, sir.